Magsitayo na po ang lahat. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nakirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, patuloy tayong nagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At tilingin natin sa Kanya na paniwarain ang ating pag-asa at pananampalataya upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo
kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may porteko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilala sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitignan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos
sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propeta tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. At lahat ng hindi makikinig sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw o poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong liningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya sa sukal mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng inyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bagat, tupa, hayop na mabangis at lahat ng ibong nasa himpapawid at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang sinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakikilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba kayo riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasakasama ko pa kayo na ako'y dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Patuloy tayong nagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Tayo'y nasa oktaba o walong araw na pagdiriwang simula pa nung linggo ng muling pagkabuhay. Kaya nga't narinig natin kanina, umawit pa rin tayo ng papuri sa Diyos. Sapagkat ang muling pagkabuhay ay hindi kayang ipagdiwang lang ng isang araw. Kaya nga, sunod-sunod tayo, walong araw na nagdiriwang sapagkat naguumapaw ang ating kagalakan sa muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Hindi lang sunod-sunod na araw ng pagdiriwang. Sana po makita din natin na ito'y mga sunod-sunod na araw na pagpapaalala sa atin. Pagpapaalala
kung papaano gumalaw ang Diyos. Pagpapaalala sa pangako ng Diyos. Pagpapaalala sa kalooban ng Diyos. Kung tutuusin, mga kapatid, walang bago sa sinabi ni Jesus Nazareno. Yun ang nakakapagtaka. Wala naman talagang bagong sinabi siya sa kanyang muling pagkabuhay. Ipinaalala lang niya sa kanyang mga alagad yung sinabi niya nung kasakasama pa niya sila. Hindi naman dapat mabigla ang mga alagad nung pinahirapan si Jesus Nazareno, nung ipinako siya sa krus, nung namatay siya sa krus, sapagkat sinabi na niya yon nung sila'y magkakasama pa. Sa katunayan, ilang ulit sinabi ni Jesus Nazareno na kinakailangan siyang maghirap at mamatay. Kung tutuusin, hindi sila dapat magtaka na muling nabuhay si Jesus Nazareno sapagkat sinabi din yan ni Jesus na matapos ang tatlong araw, mabubuhay na siyang maguli. Ngunit sadyang nakalimot ang mga alagad, lalo na nung nakita nila yung paghihirap ni Jesus. Lalo na nung dumaan sila sa matinding pag-uusig at pagsubok. Kaya kung mapapansin ninyo, mga kapatid, pinapaalala ni Jesus ang lahat sa kanila. Pinapaliwanag ni Jesus ang nasusulat upang maunawaan ang kalooban ng Diyos. Kailangan natin tuwinang umalala. Kailangan nating buksan ng ating puso at hayaang paliwanagan tayo ni Jesus. Sa ganitong diwa, mga kapatid, dapat ihanda natin ang sarili natin sa pagsisimba at pagdarasal. Opo, mga kapatid, maraming nagdarasal sa Quiapo. Sa sandaling ito, marami ang pumapasok sa simbahan oras-oras. Marami ang nagdarasal, nagsisimba. Ngunit mga kapatid, sana po pag tayo nagdadasal, nagsisimba, binubuksan natin ang ating puso, nakikinig tayo at hinahayaan nating paliwanagan tayo ni Jesus. Nang salita ni Jesus, lalo na sa mga pagbasa sa misa, huwag lang po tayong papasok na nagdarasal ng sarili natin. Huwag po kayong magagalit. Huwag lang kayong papasok sa simbahan. Babanggitin nyo lahat ng gusto nyo. Babasahin nyo lahat ng gusto nyo. At aalis na kayo. O habang nagmimisa, may sarili kayong dasal. May sarili kayong binabasa. Meron kayong sariling sinasabi. Kasi hindi ho natin mapapakinggan si Jesus kung tayo lang ang nagsasalita. Hindi ho tayo nagsisimba rito para sabayan lang ang misa nung dasal natin at mga kahilingan natin. Kaya ho una tayong pumapasok sa simbahan, kaya ho tayo nagsisimba para makinig, para paliwanagan ni Jesus. Tandaan nun natin yung mga alagad. Hindi nila maunawaan lahat hanggat hindi pinaliwanag ni Jesus ang lahat. Sinabi na nga ni Jesus noong una, hindi pa rin nila nakuha. Hindi po tayo naiiba sa mga alagad. Sila nga po, kasama na nila si Jesus. Kalakbay na nila si Jesus.
kinailangan pa rin nilang makinig at paliwanagan para maunawaan ng lahat. Naalala ko po, sabi ng guru ko, kapag salita ka lang na daw ng salita, wala kang matututunan. Kapag salita ka lang daw ng salita, wala kang matututunan. Kasi pag nagsasalita ka raw, sinasabi mo lang kung ano yung alam mo. Pero kung nakikinig ka raw, bukas daw ang puso at tainga mo, mas marami kang matututunan. Mas marami kang mauunawaan. Dahil pag nakikinig tayo, hindi lang yung alam mo ang matatanggap mo, kung hindi yung alam, lalo na ni Jesus Nazareno. Kaya pag tayo pumapasok sa simbahan, mga kapatid, kapag tayo nagsisimba, huwag lang tayo magsasalita. Pansinin niyo po yung mga alagad, halos hindi sila nagsalita. Si Jesus ang nagsalita sa kanila. Kaya naintindihan nila lahat. Kaya ipagdasal po natin ang bawat isa. Siguro kaya hindi natin lubos na maunawaan ang mga nangyayari sa buhay natin. Kaya siguro agad gumuguho ang pananalig natin sa Diyos kapag dumadaan tayo sa matinding pagsubok. Kailangan nating mapaalalahanan muli ng kwento ng Diyos, ng pangako ng Diyos, ng kalooban ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy po naming ipinagdiriwang ang inyong muling pagkabuhay. Katulad ng ginawa po ninyo sa mga alagad, tulungan niyo po kaming maliwanagan, maunawaan ang kalooban ng Diyos. Patawad po, Jesus Nazareno, kung hindi kami nakikinig sa iyo, kung kami lang lagi ang nagsasalita, kung magulo ang aming pag-iisip at hindi lubos ang pagbubukas ng aming puso. Kaya nga't minsan, nangihina at nalalamig ang aming pananampalataya. Kapag kami pumapunta dito sa simbahan, kapag kami nagsisimba, turuan at tulungan niyo kaming makinig. Turuan at tulungan niyo po kaming makaunawa upang sa gayoy tunay naming matupad ang kalooban mo, mahal naming pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihahayag sa karunungan ng banal na kasulatan ang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating paglalakbay kasama si Kristo, idalangin natin na sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang kanyang daan ng buhay. Ang ating tugon, Panginoon, manatili ka sa aming piling. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Bilang isang simbahan, naway maging tapat kami sa pagpapahayag sa Ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong muling nabuhay, maihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang banal na kasulatan, naway makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling.
Ating nawang makilala ang presensya ng Panginoong muling nabuhay sa paghahati-hati ng tinapay sa Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang mga namayapa, naway muling mabuhay sa ganapan ng kagalakan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Diyos na aming Ama, nag-aalab ang aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong na anak. Tanggapin mo ang mga panalangin ng mga naglalakbay sa kanyang daan ng buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin magpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo at tanggapin ang aming mga alay na ngayon inihahain para sa mga hinirang upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang pag-ain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan.
magsilhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, buksan natin ang ating puso. Hayaan nating liwanagan tayo ni Jesus Nazareno. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan.
Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023 sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan sa Quiapo. Ang inyong pong tulong, marami pong salamat. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles, at mga pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin na magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Patuloy nating ipagdasal na ating lalong maunawaan ang kalooban ng Diyos. Tandaan po natin ang nakikinig at bukas ang puso ang siyang maliliwanagan ni Jesus Nazareno. Ang pangunawa ay biyaya na galing sa Diyos, kaya't lagi nating ipagdasal ang biyayang ito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumai rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at laging makinig sa ating pong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka namin. Maestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.